harvest reveal today. Ayan, after natin makapag-harvest ng isang araw ng sangkatutak na pakwan, ito naman ang harvest natin ngayon. Diyan, yung ating kalabasa kung saan ay napakalaki niya. Tagong-tago pala siya, besh. Nandun siya sa may gitna ng ating mga kamote. Ayan, at dalawa silang nakita ko doon. So, inuna natin itong pinakamalaki at may ilalaki pa yan. Actually, akala ko yung maliliit yan eh. Kasi dalawa yung tatlong variety yung tinanim natin na kalabasa, yung mga maliliit lang na parang sweet kalabasa talaga yung kanilang lasa. At dahil magdidinding tayo, ayan, kinuha ko na yung kalabasa. And syempre, nanguha din tayo ng ating mga talonges. Ayan, yung ating mga green talong. Kumuha rin tayo ng ating ampalaya. At yung ating mga talonges na mahahabang payat na variety. And yung ating talong na bilog at ito yung tawag talaga na eggplant. Ayan guys, napakaganda nila, diba? Tingnan nyo, parang itlog talaga. Wala pa naman akong itlog. Tapos ayan, nakakuha tayo ng dalawang pirasong sitaw. Kasi yung iba guys, nag-brown na at tumigas na ibang sitaw natin. So ayan, another harvest tayo ng okra. Umuula ng okra, besh! Doon sa aking farm. Tapos ang gagawin ko naman dito guys, ipo-frozen ko yan, yung iba dyan. Itawag dito, ihihiwain na natin ng maliliit pang salad. Tapos ipo-frozen natin para sa next winter ay meron tayong stock ng okra. Ayan. At tatlong variety din to guys. Ayan, may puti tayong okra. Kung makikita nyo, iba yung kulay niya kumpara dito sa dark green. Ayan, mas dark to. At ito yung puting okra. At meron tayong pulang okra. And nanguha na rin tayo ng mga sili. Alam nyo ba guys, yung mga sili ko namula na lahat. Tinamad na ako mag-harvest. Sabi ko itatago kasi sa freezer to. Ito. Kaya kailangan ma-harvest ko na lahat yon para makapamulaklak sila ng panibago. At ma-freezer na natin itong mga ganito natin kasi napakamahal nito. Kapag winter guys, gamitin yan sa akin. So ayan, ganyan kadami yung ating na-harvest. At nanguha din tayo guys ng saluyot. Siyempre, mabubuo ba ang dinding kung walang saluyot? Ayan, yung ating mga shaloyot. At ibababad lang natin yan sa tubig mamaya para maging masigla sila ulit. Ayan. Wala talaga tayong ka-time-time mag-harvest guys kasi yung mga sili natin kasi yung mga buto ay kinakailangan na natin ma-harvest. At eto na yung ating mga melon guys. So eto, pinigtas ko na kasi yung nanay niya ay medyo hindi na maganda ang kalagayan. Pero siguro yung loob niyan guys ay i-check natin mamaya. Patutulugin muna natin ng at least 2 days para ma-check natin yung kanyang loob. Kung pwede pa natin kainin o pwede na lang natin siyang gawing shake. And eto guys, yung minokbang ko kanina dun sa aking farm. Ang bango-bango kasi niya. So, hindi ko na malayan na sobrang hinog na pala siya guys. Nung nandito yung kapatid ko, saktong-sakto pala nung kung hinarvest namin to ay pwede na palang kainin. Hindi ko na-check. Kasi nung kanina nagdidilig ako guys, sobrang bango nung dinadaanan ko. At nung naamoy ko nga, eto nga yun. Yun yung palatandaan na isa sa pagha-harvest ng melon guys. Kapag sobrang bango na, yun na pala yung hinog na yung melon at ready to harvest na. Bukod dun sa pwede nyo nang tanggalin yung kanyang ganito. Ito, pangalawang sign niya, guys. Pagka tinuklamp nyo to, madali na matanggal. So, ito, alanganin pa. Pero, pinigtas ko na rin, guys. Kasi, yung part niya dito kanina, parang nababasa na din. At the same time, yung mother niya, ayan, na-dry na din. Na-dead na din yung mother niya. So, hinarvest ko na siya bago pa siya mabulok doon. And, ito naman yung ating mango melon. Pangalawang harvest natin to. Actually, pangatlong harvest na natin to. So, yung una kong harvest, binigay ko dun sa may-ari ng farm. And then, yung pinadala ko dun sa kapatid ko. At ito naman yung ating canary. Kung saan, nabitak na rin siya sa sobrang hinog. Kasi, isa siya sa mga nadadaanan ko na sobrang bango. Hinog na talaga yung kanyang amoy. At ito guys, hindi ako nasasarapan sa kanya na pinapapak lang siya. Mas gusto ko siya kapag ginagawang juice. Kasi alam nyo kung bakit, mas malakas yung aroma ng amoy niya kumpara dito sa ibang melon. Mas mabango siya. Kaya bagay na bagay siya kapag gagawin niyo siyang ice candy at shake or juice. And then ito, ewan ko kung anong variety ito guys. Kasi wala pa siyang bitak. Pero tingnan nyo, natanggal ko na yung tungkab niya. So pagtanggal natin ng kanyang tangkay ay kusa na siyang bumitaw. So meaning ay hinog na din siya sa loob. Ayan, umuulan naman tayo ng melon ngayon. Kung kailan yung kapatid ko, wala na. Sabi ko kasi mag-uwi siya noon. Sabi ko at least may 1 week pa sila sana. Madami talaga silang maiuuwi na melon. Ngayon pa lang sila talaga naghihinugan kung kailan nakauwi na sila. So ayan guys, magluluto na ako ng ulam. At yan yung harvest natin for today.
So, ayan na guys. Luto na yung ating bulanglang. At let's eat.